Ayun, good morning mga kanguso. Pauwi na tayo ngayon. Ang oras natin ay 6:45 na. So as usual, dadaan muna tayo na palengke. Adjust the light. Alam mo saan ko ilalagay yung camera ko? Ayan. So hindi ko alam ano sasabihin ko. Nandito tayo ngayon sa Mindanao Avenue. Papunta tayo ng Marilao. Ayan. So dahil panggabi tayo, sa umaga tayo mag-iingay. Alright, let's go. Doon tayo sa kalsada titingin. Watch out for my hoodie, Oz TV hoodie. Yan, meron akong ipaparapol na ganito. Pag dumating na yung items, magpaparapol tayo ng Oz TV hoodie. Yan, kahit wala kayong jacket pwede kayo magkakaroon ng ganito. Natatanggal po siya. Yan. Pwede mo siyang gawin ganyan. Pwede rin ganyan. Pwede rin ganyan. Pagka Oz TV Adventure Hoodie. Pag aakyat kayo ng bundok, magbabike kayo, nakamotor, ano man yung adventure na ginagawa nyo, nangingisda, pwede ito, magagamit nyo ito. Meron akong ipaparapol na ganito, ilan lang ito, pero magpapagawa pa tayo ng iba. Magkakaroon ng pangalan dito na Oz TV Souls Adventure Hoodie. Yona. Alright, pag dumating yon, papakita ko sa inyo. Sa ngayon, ito na muna. Alright, let's go. Mindanao Avenue corner.
Congressional. At bukod po doon sa hoodie na ginagawa natin, ay meron din po tayong project na t-shirt na kasabay po doon na ipapagawa. Ito po ay para doon sa charity na ginagawa natin, para matugunan po yung charity na pinaplano po natin. Sana po matulungan niyo po ako sa project na ginagawa akong ito. Ang kikitain po ng damit at ng hoodie ay para po dun sa mga taong kalye na hindi na nakakabili ng kanilang mga pang-araw-araw na pagkain. Yung tipong umaasa na lang sa mga napupulot nila sa basurahan. Bukod sa maliit pa yung ating channel, ay wala pa rin po tayong sinasahod mula sa ating channel simula nung nag-iumpisa tayo. So wala pa po akong pundo para doon. So sana matulungan niyo ako na mapalago itong ginagawa kong project para matugunan itong munti kong plano dito sa mga taong kalye. Maluwag yung kalsada ngayon. Swerte tayo at walang traffic. Di katulad kagabi. Naku po, kawawa yung kapalitan kong gwardiya. Naghihintay siya ng isang oras. Nakulong ako dito. Ang traffic, gusto kong umiwas. Hindi ko magawa kasi parang kutsay na rin kasi ito eh. Hindi talaga makakasingit. Kawawa yung si Ken Morris Gabuyan. Nakakahiya. One hour akong na-late sa trabaho. Grabe. Hindi gumagalaw. Nakapasok na ako ng Sireno Highway kasi sa pagkakataon na yung na-discovery kong traffic pala. Wala na akong option para makahanap ng ibang daan. Grabe. Dahil lang yun dun sa may U-turn ng Mindanao Avenue, ang daming nadamay. Ngayon, maswerte tayo. Maswerte tayo. Ito, maluwag. Walang traffic. Lagi na lang ganito. May traffic na konti pero moving. Huwag naman yung paparking mo sa sakyan sa kalsada.
kung pagupit. Doon sa ano, barber shop. Tingnan natin kung may tao. Kung wala, ito, diretso tayo. R.E. Hi, R.E. R.E. Nag-participant ito sa ano, di ko alam kung sila lang ang kasali or sila yung sponsor doon sa event na ano, sa ibang bansa doon sa India, yung tinatawag na auto rickshaw run. Lahat ng halos lahat ng nakikita ko R.E. lumang RE tsaka bagong RE. Hindi yan basta-basta papasayroan, kundi bayani po yan. Gumawa sila ng event, tapos yung kita i-donate nila sa mga foundation na beneficiary dun sa event na yun. Oh, walang helmet. Sana magkakaroon din ng ganun dito, no? Auto rickshaw run mula Manila hanggang Davao. Saya siguro, no? 14 days yung race na yun, eh. Ay, sarado pa. Sarado pa yung barbershop. Diretso tayo. Dito kaya sa isa. Sarado din. Maaga pa kasi. 7 pa lang yan. Diretso na lang tayo sa palengke. Meron din barber shop dito, tayo lang. Matanda yung nagugupit. Ayaw ko ng matandang nagugupit kasi pagkatapos ng gupit, kamukha ko na yung nagugupit. Matanda na rin ako. Ay! Gusto ko bata. Bata yung nagugupit para pagkatapos ng gupit, abay, bata rin ako. Nagiging kamukha ko yung nagugupit. Only fiber daw yung globe. Nag-apply ako dyan, na-reject yung pangalan ko. Ay, hindi naman na-reject, talagang pumunta yung globe. Ikinabit na yung aparato ng wifi pati yung antena na napakalaki. Nung binuksan na, 1 bar lang yung signal, so reject na reject yung pangalan ko dahil doon. Ayaw din naman nilang ikabit dahil baka magsisi daw ako, nagbabayad ako ng malaki. Tapos wala akong mapapala sa signal. Kaya pumayag na lang din ako na huwag na ikabit. Tapos may suggestion sila. Kanyari, bakit huminto? Huminto sa alanganin. Oh! Thank you.
sila. May sadya sila sa lugar na yon. Hindi nila ako nakita dahil super liit ko. Super liit. Lubak ng kalsada na to. Another one. Tapos may palengke naman dito, kaya lang kailangan kong bumaba para makabilis. May mga gamit ako dito sa sasakyan eh. Wala namang walang sarado, hindi ito pwede isara, kaya doon tayo sa isang palengke. Doon sa isang palengke, sabihin na kalsada talaga, kahit bababa ako pwede, nakikita ko lang sa sasakyan. Hi, R.E. Hindi ako pinansin ng R.E. Oh, hello, bikers. Sunday pa lang ngayon. Sarado ang kalsada dito. Nakaanan tayo dyan. Grand Monaco. Itong Grand Monaco, tagal na nito. Walang gustong tumira dyan dahil katabi po siya ng ilog. Kapag may bagyo, dyan po dumadaan yung baha galing sa bundok. Itong kulay na ito, minsan hindi nadadaanan to kasi maapaw ang tubig dito galing sa kabundukan, sa mga dam, sa may San Jose del Monte. Kaya yung mga tao hindi kumukuha ng unit dyan. Hanggang ngayon wala pa rin nakatira. Gawa na malapit sa ilog. Tsaka para siyang nabulsa, dead end siya. Kapag pinasok mo yung subdivision na yun, wala kang ibang lalabasan. Kung saan ka pumasok, doon ka lalabas. Para siyang nabulsa. So hindi katulad yung subdivision na to, pagpasok mo, marami kang lalabasan. Pwede pa magtayo ng negosyo kasi daanan siya. At dito na tayo sa isang palengke. Yan mga gulay.
Sharing. Ayun, tahong. Tilapia. Gayahin natin ang style ng pagluluto ng mukbang kung anong lasa.